Yung vlog ko ngayon is related sa division by zero. Meaning, kung sa math yun, undefined. So, kung gagawa tayo ng isang mathematics, kung gagawa tayo ng software na pang-analytic geometry or pang-algebra na software intended for educational purposes, bakit hindi na lang natin i-trap yung zero pagka nandun na sa numerator part? Naisip ko lang kasi kahit saan naman eh, di ba? Pag division by zero or undefined sa mathematics, meaning infinity yun eh. On its way to infinity. So, hindi na natin alam kung ano yun. Kaya nga undefined eh. Kasi hindi mo siya masukat. Kasi, kung undefined yun, ang ilalabas ng Visual Basic, .NET, and Visual C Sharp is not a number. NaN. So, kesa lumabas yun, which is nagahang yung Visual Basic dahil exception handling yun ng Visual Basic mismo, kesa maghang yung program, mas delikado yun kapag ginawa natin executable. But hindi na lang natin i-prevent yung zero from being press. Ibig sabihin, pag prenes mo siya, magpa-pram siya na bawal, and then disabled yung text box na kung saan pag pinipindot mo siya, prompt na zero cannot be entered because it will result in undefined answer. So then disabled yung text box, then pag prenes ng user yung okay doon sa message box, enabled ulit yung text box, basta every time zero yung piniprint niya. So minsan kasi kinakalimutan natin yung ASCII value. Okay? Pag prenes mo yung enter key sa keyboard, anong ASCII value ng enter key? 13. And then nakita ko yung 0 nung nilabas ng Google, 48. So key press yun sa Visual C Sharp and sa Visual Basic .NET. Same code. Papalitan nyo lang yung equals. 13 pag enter and pag 0, 48. Then, kung ano yung balak niyang gawin. Kasi pag sinet nyo sa yung e-handle is equal to true, ganun pa rin yun. Lalabas pa rin yung ano ng Visual Basic. So, wag nyo nang gawin yun. Maglagay na lang kayo ng message box. And then, maglagay na lang kayo ng message box and disable the text box para malaman natin na hindi pwede yun. Okay? Para ma-prevent yung undefined or division by zero error. Kasi minsan, pag 32-bit yung ginagamit natin na computer, pag 32-bit yung ginagamit natin, nagahang ka. Kasi talagang mali na yun, hindi na ma-compute ng CPU yun eh. Kung mat nga, hindi yung ma-define, mas lalo na yung CPU na nagre-rely lang sa mathematics, mathematical principles. So, yun lang po.